Dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Magpakahirap ka man, gumawa ng gumawa ay wala ring mapapala. Patuloy ang pagkapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog, pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihip patungang timog, papuntang hilaga, habang araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuwi sa dagat, ngunit di ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakababagot, hindi makayang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari ngayon. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Ang sabi ng iba, halik kayo, ito'y bago. Ngunit naganap na iyon nung tipa tayo tao. Di na maalala ang mga nauna at nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Poon amin kang tahanan noon ngayon at kailanman. Poon amin kang tahanan noon ngayon at kailanman. Yung taong nilikha mo'y bumalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw, sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Mga tao ay pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak, kung gabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin maikli lang sa panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadamo yung wagas mong pag-ibig, sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes ng Tiratkar ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kaniyang isip, sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias, at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya. At pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat.
purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ngayon ang pangamba pagkabalisa ni Herodes. Nabalitaan niya ang mga kababalaghan, mga himala at pagpapagaling ni Jesus Nazareno. Kaya't bilang makapangyarihan, nais niyang makita si Jesus. Kaya nga sa bandang huli ng Ebanghelyo, ang sabi, pinagsikapan niyang makita si Jesus. Bakit nais makita ni Herodes si Jesus? Dahil ba nais niyang gumaling? Dahil ba nais niyang magbago? Hindi. Takot at pangamba ang dahilan ni Herodes kung bakit nais niyang makita si Jesus. Para sa kanya, si Jesus ay maaaring maging tinik o panganib sa kaniyang kapangyarihan. Ang ibig sabihin nito, si Herodes hindi nakatuon sa Panginoon. Kung hindi nakatuon sa kaniyang sarili. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, maraming pwedeng itanong sa ating pagsamba at pananampalataya. Unang-una, tayo po ba ay nagsisimba at nagdadasal dahil tayo ay may hinihingi lang sa ating mga sarili? Dahil sa bandang huli, ang nais natin sumunod ang Diyos sa ating kagustuhan at mga kahilingan. Pinapaalala sa atin, kung nais nating makita si Jesus, dapat mahal natin ang Diyos. Dapat dahil nais natin siyang paglingkuran. Alam po ninyo, iba-iba ang rason ng pagpunta ng tao. Iba-iba ang mga kahilingan ng mga tao. Subalit higit sa mga kahilingan natin, dapat yung ating debosyon, dapat yung ating pananampalataya magtulak ng higit sa atin sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Upang maging mas malapit tayo sa Diyos, upang mas mahalin natin ang Diyos. Dapat hindi natin nais makita si Jesus Nazareno para lang sa ating pansariling kahilingan, kung hindi dahil tinitibok ng ating puso ang Diyos. Dahil alam ng puso natin na kung wala ang Diyos, wala ring kabuluhan ang ating mga buhay at ang ating mga pagsusumikap. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na maging puro at dalisay ang intensyon ng ating puso. Alam po ninyo, nagdadasal tayo, nagdidibusyon tayo, nagsisimba tayo, hindi upang pasunurin ang Diyos sa kagustuhan natin, kung hindi upang isang ayon ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Uulitin ko po, tayo po ay nagdadasal, tayo ay may pananampalataya, tayo ay may debosyon, hindi upang ipagpilitan ang ating mga kahilingan, kung hindi upang humingi ng tulong at grasya sa Diyos na isang ayon ang ating kalooban
sa kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin sa bandang huli, kahit tayo ay may mga kahilingan sa Diyos, ipinagkakaubayan natin sa Diyos ang panghuli o ang pinakadesisyon. Kaya nga, di ba, ang sinasabi natin sa ating panalangin, naway Panginoon, ang iyong kalooban ang maghari at hindi ang aming mga pansariling kalooban. Bakit? Dahil higit na mas maganda ang kalooban ng Diyos. Dahil mas alam ng Diyos ang mga magagandang pwedeng mangyari sa buhay natin. Dahil mas magaling at madunong ang Diyos. Siya ay punong-puno ng karunungan, higit pa sa karunungan at pag-iisip na ating pwedeng maabot. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, ang mahalaga sa panalangin, hindi ang ating mga sarili. Ang mahalaga sa panalangin ay ating makilala ang Diyos bilang mahabagin at maawaing Diyos na tumutugon sa bawat nating panalangin at pangangailangan. Kaya nga, hindi ang sarili ang ating pinagpipilitan kung hindi tayo ay naniniklohod at umaasa sa mabathalang awa ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang paalala sa atin, hindi ang ating mga sarili, kung hindi ang kalooban ng Diyos. Hindi ang pagpilitan ang mga gusto natin, kung hindi pagpapaubaya sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Dahil alam naman nating lahat, kahit kailan, hindi nag-isip ng masama ang Diyos laban sa atin. Ang Diyos parating mabuti ang iniisip at ninanais sa bawat isa sa atin. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, alam natin na napakaraming kasamaan sa mundo sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay, nagapi ni Jesus ang kasamaan. Manalangin tayo sa Ama upang magwagi ang kabutihan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang simbahang naglalakbay naway magbigay ng liwanag sa mga tao para baguhin ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng tapat na pagsaksi kay Kristo sa kanilang salita at gawa, manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga bansa naway isuko ang walang saysay na pagkakaroon ng makapangyarihan at mapanirang gamit pandigmaan at sa halip, mamuhay sila ng sama-sama, mapayapa at nagkakasundo, manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala, naway magtagumpay na makamit ang kanilang kalayaan, manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway tumanggap ng kalinga ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga yumao, naway makalaya na sa mga kaguluhan ng mundong ito at magkamit ng walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Isama po natin sa ating mga panalangin
ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kamag-anak at kaibigan nating may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ama naming Diyos, patuloy mo po kaming hilumin sa lahat ng kasamaan at hayaan mo na ang iyong kabutihan ang patuloy na magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen." Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Announcement. Muling inihahandog ng ating simbahan ng Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating parish finance office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 hanggang 50 taong gulang at hindi ka salukuyang miyembro ng anumang church, ministry o organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makakatulong sa inyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali,
Email us at jesusnazarenoquiapo@gmail.com o pumunta sa Information Guard booth para mag-fill out ng form. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.